Kumusta po mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Para sa karagdagang trending update ngayon patungkol sa isyu na kinasasangkutan ni Zainab Harake at Wilbert Tolentino, kung saan isang matinding revelasyon ang ibinulgar ni Sir Wilbert Tolentino patungkol kay Zainab Harake. Ayon kay Wilbert Tolentino, pati si Herlyn Budol o Hipon ay ayaw din kakolab ni Zainab Harake. At pati na rin kay Madam Inus. Isang mabigat na paratang ang binitawan ni Sir Wilbert Tolentino patungkol kay Zainab Harake. Ayaw daw ni Zainab Harake na makipagkulab dahil ayaw daw niya na malamangan at mawala ng mga subscribers. Ito ay ayon kay Sir Wilbert Tolentino at narito ang kanyang naging live. Panoorin po natin. Aan ni Seb si Hipon. Just imagine kung gusto mo talagang tumulong kay Hipon, dapat kinolab mo. Pero ang sabi mo sa akin, hindi mo siya ikokolab dahil mga Sebis mo malilipat kasi magaling si Hipon. Ako, kumpiyansa ako na alam natin mas kailangan ni Hipon yun. Hindi mo siya nakolab at never kayo nagkaroon ng content. Sobrang kawawa si Hipon. Kaya doon ako nag-decide na talagang tulungan si Hipon kasi deserve niyang tulungan siya. So nag-reach out sa akin si Shasna. Sabi niya sa akin, masasabihin mo naman kay Ma'am Shiseb na collab kami. So syempre, nag-reach out siya. So ako naman, nagmagandang loob. So sinabi ko, Ma, gusto ni Shasna na mag-collab kayo. Ang sagot ni Seb, ano mapapala ko? Makukuhanan lang ako ng subscriber. Bakit ako makikipag-collab doon? Mag-isip ka nga, Ma. Wala naman ako makukuha sa kanya. Yun ba sa tingin nyo, good influencer yun? Regarding kay Madam Inuts, nung during nagtatrending siya, nakwento ko kay Seb na si Madam Inuts ay tutulungan ko dahil balak ko is makipag-collab sa kanya. Nung nalaman niya na tutulungan ko si Madam Inuts, inarang niya ako at sabi niya sa akin, bakit doon? Ba't ka pupunta doon? Ma, mag-isip ka bago ka tumulong. Dahil pang 1 week lang ang trending ng ganyang pagmumura kasi social media person ako. Alam ko ang karakas ng social media. Doon ako nagka-challenge at yung kwento ni Madam Inuts during nagka-trending siya sa live niya, nakikita ko ang buhay niya ay buhay din ni Hipon. Kaya nag-reach out ako kay Hipon. Sabi ko, Ma, gusto mo samahan mo nga ako? Sabi ko, magpahako challenge ako. Gusto ko makita rin yung lagay ni Madam Inuts. Samahan mo ako. Sinamahan ako ni Hipon pero gusto ko lang din i-share sa inyo kahit na si Seb ang nagpakilala sa akin kay Hipon. Yung word na may courtesy call, tumawag din ako sa kanya. Ma, kinontak ko si Hipon. Pinasama ko siya. Magko-collab kami ni Madam Inut. Sabi niya sa akin, okay, sige, good. Go ka na lang doon. Pero, mula nun, natabangan siya. Kasi, tinuloy-tuloy ko pagtulong kay Madam Inut. Kaya, never na nag-cross ang landas ni Madam Inut at saka ni Seb. Dahil, on the first place, nakita niya rin si Madam Inut ay isang komedyante rin. Natetret siya kay Hipon at saka Madam Inuts. Kaya wala kayong makikitang may collab silang tatlo or silang dalawa or nag-cross ng landas. Kasi iniisip niya, once na nag-collab, lilipat ang subs niya sa iba. Ganun siya kagaling bilang isang vlogger. Maingat siya. Ganun siya mag-alaga sa subscriber niya. Maipakita niya lahat-lahat ng goods. Pero behind the camera, yun ang dapat alamin niyo. So since nandyan na ako, nagbablog na ako, alam niya na naghahanap ako nakikipag-collab sa iba't iba. Marami pa siyang hinarang sa akin lahat ng talent ng Star Image, si Makagago, si Makagwapo, Tony Fowler at yung Toro Family, si Wamos. Yan, makikita niyo yung screenshot na yung pinagtawanan pa niya ako. Si Wamos, iko-collab mo. Lahat ng nabanggit ko, sabi niya ay trash. Just imagine mo, trash. Kasi once na pag nakipag-collab daw ako, tatablahin daw ako ng lahat. So nakikita nyo kung gaano siya ka-demand sa akin. Lahat sinusunod ko. Pero there are some na vlogger na nakipag-collab ako, nakita ko naman na hindi naman pala totoo yung chika niya sa akin. Dahil nakikita ko yung paninira. So makikita ninyo yung screenshot about kay Alex Gonzaga, si Jamil. Screenshot nito kay Ivana. Si Miss D, best friend niya. Pero nagto-talk shit siya sa best friend niya. Ganyan ba ang kaibigan? Jelay, makikita mo itong screenshot kung ano yung mga nasabi niya. Robby Domingo. Sanya Lopez. Kung ako ay sobrang sarado yung utak ko at talagang nakafocus lang ako sa lahat ng demands niya, until now, naging tuta ako ni Seb. Kasi lahat ng sinasabi niya, kailangan sundan ko. Gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko mag-unite ang lahat ng vlogger. Gumawa ako ng isang chat group. Maraming influencer na inad ko sa isang chat group para gumawa ng organization. Pero hinarang niya. Ang sabi niya sa akin, bakit ka makikialam dyan? Hayaan mo ang problema ng ibang tao naman
problema. Just imagine, Zainab Haraki yan. Pero ako, nagmalasakit ako para sa vlog industry. Lahat yan, inintindi ko sa'yo, Seb. Sobrang taas at dinulook up kita, pero hindi ko alam bakit pa tayo umabot ng ganun. Wala ako naging atraso sa'yo, Seb. Uulitin ko, wala ako naging atraso sa'yo. At wala rin akong atraso sa buong team, Seb. Lalo na sa'yo, Melissa, Lantis. Kayo na lang mag-isip na kung ano ang kabutihan binigay ko sa inyo. Wala akong nagawa sa inyong atraso. Lalo na sa'yo, Lantis. Nag-reach out ako sa'yo, tinanong ko sa'yo, na pakitanong kay Ma'am Shi kung bakit ako na unfriend, pero pinalabas mo na busy ka. So gusto ko rin i-share sa inyo itong recently lang. Nagbiyahe ako sa Iloilo, may nabump ako na isang fans ni Seb dumapit sa akin, nakiusap sa akin, pinaantay ako sa isang place. Makikita niyo itong video, nakaklip ito. Hello, good afternoon. I'm Angel Kahilig from Iloilo, Solid Team 10. Sorry, nakabahan ako. Team 7. No, since 2019, solid fan niya na po ako talaga. Then, nung July 23 kasi, hindi ko siya na mabigay yung regalo ko. Meron sana ako para rin sa kanya, yung kahit pasalubong lang. Then, eto, for Bea. Sana matanggap niya itong regalo ko. Munting regalo ko for Bea. Coming from Iloilo, Sebi's fans to, para kay Bea. Nag-PM ako sa'yo, Lantis, hindi mo rin sinin. Sa tingin nyo, masama pa rin ba ako, Ma'am Shi? Tao ba kayo humarap sa akin? Nagkaroon.